أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay tanging sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang tanging tagapaglikha ng buong sanlibutan at ng buong sangkatauhan. Sa Kanya lamang tayo dapat sumamba. Sa Kanya lamang tayo dapat humingi ng kapatawaran ng ating mga pagkakasala. Sa Kanya lamang tayo dapat magpapakupkup laban sa kasamaan ng ating mga gawa at ng ating mga sarili. At sa Kanya lamang tayo dapat humingi ng patnubay laban sa isinumpang si Satanas. Sino man ang may gabay mula sa Allah, walang makapagliligaw sa Kanya. Ngunit sino ang nasa pagkakaligaw, walang makapaggagabay sa Kanya maliban ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sasambahin maliban ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ako ay sumasaksi na ang Propeta Muhammad, mapasa kanya nawa ang kapayapaan ng Allah, ay ang huling sugo, Propeta ng Allah. At ako ay sumasaksi na ang Propeta Jesus na anak ni Birhing Maria ay Propeta Mensahero ng Allah. Naway ang kapayapaan ng Allah ay mapasakanyang propita na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng mga propitang nauna sa kanya at sa lahat ng kanyang mga pamilya, sa kanyang mga kasamahan, at sa lahat ng mga jin at tao na tumatahak sa tamang landas at tatahak pa sa tamang landas hanggang sa huling araw ng paghukom. Mga kaibigan, mga kababayan, sa muli tayo po ay nandito ngayon. Bumabalik po sana tayo sa ating sa araw na Huwebes at sa oras na alas 4 ng hapon. Ngunit sa kadahilanan na talagang mayroon po tayong mga sagabal na mga gawain, ay hindi po natin talaga magagawa yung eksaktong oras, no? Kaya kuminsan humahabol, kaya pasensyahan na po ninyo. Ang atin pong pasasalamatan na sa ating mga ginagawa ay may pagkakataon pa tayo na magkasama-samang muli at magkakausap, makapag-aaral sa mga bagay-bagay na napakahalaga para sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Ito po ang huwag po nating ipagkait sa ating mga sarili. Gaano man tayo kasipag o walang panahon sa mga pagkakataon na dapat natin iukol, ay bigyan po natin ng pagkakataon itong mga bagay na pag-aaral tungkol sa kaligtasan. Kasi napakahalaga po, mga kaibigan, mga kababayan, na ating isipin na ang buhay sa mundo ay buhay ng pagsubok, paghahanda, at pagiging alipin lamang ng ating tagapaglikha. Hayaan nyo munang babatiin ko kayo ng pagbati ng mga Muslim sa buong sanlibutan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naway ang kapayapaan ng ating tagapaglikha at habag ay mapasa atin sa mga oras na ito. Mga kaibigan, mga kababayan, sa hapong ito ay ating pag-uusapan ang napakahalagang mensahe, at ito ay ang mensahe para sa inyo, no? Para sa iyo. Sa kadahilanan na sa katuruan ng Islam, kung ano ang ninanais namin sa aming mga sarili ay naisin din namin sa aming kapwa-tao.
Kaya ibig din namin na pumasok sa paraiso. Kaya nais din namin na makakasama kayo sa paraiso. Mga kaibigan, mga kababayan, noong mga nakaraang linggo, dalawang linggo, ay ating napag-uusapan ang tanging mensahe. Ito yung mensahe na ang ating tagapaglikha, siya ay tanging nag-iisa, siya lamang at wala ng iba. Yan ang pinakaminsahe ng lahat ng mga propita. So, ibig sabihin, ito po ang bigyan natin ng pagpahalaga sa ating mga pag-aaral. Tanging nag-iisa ang mensahe ng lahat ng mga propita na mula kay na Adan, Abraham, Noah, Moses, David, at ang propita Jesus, tungo sa ating pinakahuling propita na ang propita Muhammad, mapasa kanila nawa ang kapayapaan ng Allah. Kaya po mga kaibigan, mga kababayan, sa aking maliit na kaalaman, hindi ko po ito pagsasawaan na ibahagi sa inyo dahil ito lamang ang aking magagawa na kayo ay aking makakasama sa kabilang buhay. Nakakatiyak po ako, mga kaibigan, mga kababayan, dahil sinabi mismo ng ating tagapaglikha sa chapter 5, verse 3 ng banal na Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'amati wa raditu lakumul Islam dina. Sa araw na ito, ginawa kong ganap ang inyong relihiyon para sa inyo. At nilubos ko ang aking paglingap sa inyo at aking itinakda sa inyo ang Islam bilang inyong relihiyon. Kaya ito po ang paulit-ulit natin na pinag-aaralan. Ulit-ulit ninyong naririnig ang katagang Islam. Ano ba ang Islam? Ito po sa simpleng pakahulugan. Islam ay isang Arabic na kataga na ang pakahulugan nito ay pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kautosan ng ating dakilang tagapaglikha. Nangangahulugan po na ito ang kanyang kautosan. Kailangan na siya lamang ang dapat sasambahin at wala ng iba. So, ibig sabihin, ito po ang dapat o nararapat gawin ng kanyang mga nilika. Siya lamang ang dapat sasambahin at wala ng iba. Tayo ay humingi ng kapatawaran ng ating mga pagkakasala, pagkukulang, sa kanya lamang wala ng iba. Ito po ang tinatawag sa Arabic na tauhid. Kaya ito po ay napag-aaralan din natin. Ang tauhid ay tatlong uri, tauhid ar-rububiyya, kaisahan ng Allah sa kanyang pagkapanginoon. Tauhid al-uluhiyya, kaisahan ng Allah na siya lamang ang dapat sasambahin at wala ng iba. Tauhid al-asma wa sifat, ito yung tauhid na nagsasabi na ang ating tagapaglikha ay mayroong 99 names and attributes na yun lamang ang dapat nating gagamitin sa ating pagtawag at pagkilala sa kanya. Siya ang pinakadakila, siya ang pinakamabait, siya ang mapagpatawad, siya ang mahabagin, lahat ng pinaka. Okay? So, nangangahulugan, mga kaibigan, mga kababayan, na sinasabi mismo ng ating tagapaglikha sa banal na Quran na ito ang kanyang relihiyon, ang pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kanyang mga kautosan. Sinasabi ko rin ito po, mga kaibigan, mga kababayan, sa lahat ng mga kapahayagan na inyo pong napag-aaralan, batid ko po na hindi nyo matatagpuan ang Arabic na katagang Islam. Ngunit kapag inyo po itong banghayin o tuklasin ang kahulugan, lahat po ng inyong kapahayagan ang itinuturo ng inyong mga propita
ay ang pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kautosan ng ating dakilang tagapaglikha. Nangangahulugan, maging sino ka man, anuman ang inyong pinaniniwalaan, ang inyong ginagawa ay Islam. Ito ang pagsunod, pagsuko at pagtalima sa mga kautosan ng ating tagapaglikha. At karagdagan na ibig ko pong iparating sa inyo ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 5 verse 85. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأَكِرَةِ مِنَ الْكَازِرِينَ. Ang ibig sabihin po nito sa ating lingwaheng Tagalog, sino man ang maghanap ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ang pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kanyang mga kautosan, ito ay hindi tatanggapin sa kanya ng ating tagapaglikha at sa kabilang buhay, siya ay kasama sa mga talunan. So, ibig sabihin po mga kaibigan, mga kababayan, ito ang kailangan po natin talagang pag-aaralan, no? Kung bakit kami bilang mga Muslim ay tanging sumusunod sa kanyang mga kautosan sa kadahilanan na ang mensahe na kanyang ipinadala sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam magpahanggang sa ngayon ay wala pong pwedeng magbago nito, bagkus lahat ng ito ay matatagpuan po natin sa banal na Quran. So, ulitin ko po, ang banal na Quran ay ito ang purong salita ng ating tagapaglikha na nagmula sa Allah, dala ng Anghel Gabriel, ipinahayag sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ang lahat ng kanyang ipinahayag ng Anghel Gabriel, kanya itong nasasaulo. At ang lahat ng nasasaulo ng propeta Muhammad, masa kanya lawa ang kapayapaan ng Allah, ay kanyang ibinabahagi sa kanyang mga kasamahan. Kasaysayan ang magpapatunay na ang kanyang mga kasamahan ang siyang marunong magsulat at magbasa. Sila po ay naisulat ang ibang kapahayagan sa mga balat ng hayop, sa balat ng kahoy, sa malalapad na dahon, sa malalapad na bato. Kasaysayan po ang magpapatunay nito, dahilan po na ito ay makikita pa po natin hanggang sa ngayon sa Makkah Museum. Ibig sabihin, ang lahat ng mga kapahayagan, ito ay intact. Ibig sabihin, wala pong pagbabago. Sa kadahilanan na ang banal na Quran ay kumplito na, buhay pa lamang ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya siya po mismo ang nagtuturo kung ano ang dapat sa chapter 1 hanggang chapter 114. So, nangangahulugan mga kaibigan, mga kababayan, sinabi ng Allah, amin itong ipinadala at amin itong proteksyonan. So, ibig sabihin po, ang proteksyon na binanggit ng ating tagapaglikha, ang banal na Quran, simula nang ito'y ipinahayag, ito ay sa ulado ng lahat ng mga Muslim. Sa kapanahunan ng propeta Muhammad, mapasakan niya nawa ang kapayapaan, libo-libo sa kanyang mga kasamahan ang nakakasaulo ng banal na Quran mula sa simula hanggang katapusan. At ang banal na Quran ay naisulat agad-agad ito after sa kanyang pagpanaw sa mundong ito. Sa unang kalifa pa lamang na pumalit sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Kalipa Abu Bakar, ay doon na isagawa kaagad ang pagsulat ng banal na Quran sa pamumuno ni Zaid ibn Thabit. At dito natin mababasa ang mga kasaysayan na ang banal na Quran ay ito nagsalin-salin sa mga taong sila ang may kapangyarihan na bigyan ng proteksyon ang banal na Quran magpahanggang sa ngayon. So, after ng unang kalifa, sa kanyang pagpanaw, siya ay pinalitan ng pangalawang kalifa
na si Khalifa Abu Bakar As-Siddiq. Okay? Si Khalifa Abu Bakar, siya po ang tinatawag nating Khalifa na pinakamatapang at saka pinakamalakas sa lahat ng mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ito po ang masasabi natin, mga kaibigan, mga kababayan. Noong pumanaw ang unang kalipa, pinalitan ng pangalawang kalipa. Ang pangalawang kalipa noong pumanaw, ito ay naisalin ng pag-iingat sa kanyang anak na si Hafsa. At ito ay naging asawa din ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ibig sabihin po, ang banal na Quran talagang pinakaingat-ingatan ng mga Muslim. Nagsalin-salin ang pag-iingat sa kanya hanggang sa ngayon. Sa ating kapanahunan, milyon sa mga Muslim ang saulado ang banal na Quran sa mula sa first page up to the last page. At sa lahat ng mga nagsasabi na sila ay mga hafidul at Quran, ibig sabihin, sila po ang nakakasaulo ng banal na Quran, buong aklat sa ulado po nila, at ultimo, pinakamaliit na tuldok ay kabisadong kabisado po nila. Kaya po, ang hamon ng mga Muslim, mawala man o masunog man ang lahat ng aklat sa buong mundo, ang banal na Quran ay pwedeng maibalik sa kanyang orihinal na kaanyuan. Sa kahidahilanan na ang banal na Quran ay sa ulado ng mga Muslim, kaya pwede po itong maibalik sa kanyang orihinal. Ibig sabihin po, walang makapagbabago sa banal na Quran dahil ito ay aklat ng ating tagapaglikha para sa sangkatauhan. Ito ang gabay para sa ating lahat, hindi lamang po sa mga Muslim. Kaya, mga kaibigan, mga kababayan, akin po talagang hinihiling sa inyo na dapat po bigyan niyo ng pagpapahalaga ang pagsisikap na magkakaroon po kayo ng panahon, ng pagkakataon na mapag-aralan po ninyo ang tungkol sa relihiyong Islam. Okay? So, sa banal na Quran, ang ating tagapaglikha ay nagpakilala din po siya. Sinabi niya sa chapter 20 verse 14, Innani anallahu la ilaha illa anna pa'budni wa aqimis salati dhikri. Ang ibig sabihin po, mga kaibigan, mga kababayan, katotohanan, sabi ng Allah, ako ang Allah. Walang ibang may karapatan na sasambahin maliban sa akin. So, sambahin niyo ako at magsagawa kayo ng pagdarasal sa pag-alaala sa akin. So, ito yung sinasabi natin, mga kaibigan, mga kababayan. Sa batas ng Islam, dahil na ito ay sinabi mismo ng ating tagapaglikha kung sino siya, ano ang kanyang reliyon, talagang kailangan po natin itong sundin at atin pong gagawin. No? Bilang karagdagan po doon sa chapter 3 verse 19, sinabi rin po ng ating tagapaglikha, Inna dina in the lahil Islam. Katiyakan ang relihiyon ng Allah ay ang Islam. So, kahit po ano po ang mangyayari, ang mga Muslim, talaga pong pangahawakan nila ang banal na Quran dahil ito po ay ang purong salita ng ating tagapaglikha at siya mismo ang nagsabi na ang kanyang relihiyon ay ang Islam. Tandaan po ninyo na nag-warning po ang ating tagapaglikha sa chapter 5 verse 85. Sino man ang maghanap ng ibang relihiyon maliban sa relihiyong Islam, ang pagsunod, pagsuko at pagtalima, ito ay hindi tatanggapin sa kanya at sa araw ng paghuhukom,
siya ay maging kasama sa mga taong talunan. Mga kaibigan, mga kababayan, ito ang hindi ko pinagsasawaan na ibahagi o ipamahagi sa inyo. Ito ang mensaheng buod na ipinarating ko po sa inyo. Dahil ito ang mensahe na kailangan po talaga ninyo. Okay? So, una, sinabi ko na sa inyo na ang ating dapat alamin ang kaisa-isang mensahe ng ating tagapaglikha na siya lamang at wala ng iba. Siya lamang at wala ng iba. Siya lamang at wala po siyang kasama. Okay? So ito po ang kailangang alamin po natin, no? Sa Islam, hindi po po pwede na paniniwalaan natin na nag-iisa ang tagapaglikha at bigyan niyo siya ng kasama. Ito po ang kasalanan na hindi niya kailanman mapapatawad. Kapag ito ay ikinamatayan mo o namatay ka sa ganong katayuan na sumamba ka ng iba maliban sa tagapaglikha, walang kapatawaran yun. Mga kaibigan, mga kababayan, alam na natin ngayon kung ano ang Islam. Ang Islam ay batas, parang lubid na itinuntun, ibinaba ng ating tagapaglikha sa sandaigdigan at kailangan itong pangahawakan ng lahat ng sangkatauhan. Kaya Muslim ka man o hindi Muslim, lalo na sa mga Muslim, kailangan po talaga na ang Islam ay kailangan nating panghahawakan sa limang haligi. Katulad baga ng isang bahay na kapag wala siyang mga tukod o haligi, hindi po niyo na maitatayo ang isang magandang bahay. So kailangan po na itong ating gagawing pag-aaral, kailangan po natin bigyan ng pagpapahalaga. Alam na natin kung ano ang Islam, sino ang mga Muslim, ito yung mga nilikha na tunay na sumusunod, sumusuko, tumatalima sa kautusan ng ating tagapaglikha. Sila po ang matatawag na mga Muslim. Kung mayroon kayong nakikitang Muslim, nagsasabi sila'y Muslim, ngunit lihis sa katuruan ng Islam ang kanilang ginagawa, nakakahiya po silang tawaging Muslim. Okay? So nangangahulugan na kayo mismo na hindi pa Muslim, aralin ninyo kung ano ang Islam at kayo na mismo ang maghusga sa kanila kung sila ba'y Muslim o hindi. Kaya ako po ay nananawagan sa inyo, humihingi po sa inyo ng pangunawa. Huwag po ninyong husgahan ang Islam ayon sa nakikita ninyong mga Muslim. Husgahan po ninyo ang Islam ayon sa kanyang katuruan. Ano po ang turo, yun po ang dapat nating pag-aaralan at doon po natin husgahan kung ito ba ay tunay o hindi. So mga kaibigan, mga kababayan, tulad ng sinabi ko, ang buhay sa mundo ay buhay ng pagsubok, paghahanda, at pagiging alipin lamang ng ating tagapaglikha. O ulitin ko, bakit tayo sinusubukan? Dahil sa ating free will. Ang ating free will, ito ang nagbigay sa atin ng kakayahan na pumili sa tama mula sa mali o mali tungo sa tama. Ito ang binibigyan ng hustisya ng ating tagapaglikha. Sa kadahilanan na binigyan niya tayo ng kakayahan na pumili ng tama mula sa mali o pag-iwas o pagsunod. Okay? Pwede tayong sumunod, pwede tayong sumuway. So, ibig sabihin, ito ang bibigyan niya ng hustisya dahilan na tayo, na kanyang mga nilikha bilang tao ay a degree higher than the other creation. Okay? So, ito po ang kailangan po nating unawain. Sa kadahilanan na tayo ay binigyan ng sapat na katalinuhan, kakayahan, nilikha ng ating tagapaglikha ang araw ng paghukom at nilikha niya ang impyerno at paraiso. Ito ang
napakasimpleng pangunawa lamang na tayo ay binigyan ng kakayahan sumunod at sumuway, ngunit may batas ang ating tagapaglikha. Tulad baga nung sila ni Adan at ni Eva ay inilagay sa paraiso, simple lamang ang sinabi ng ating tagapaglikha. Ina Adan at Eva, manahan kayo, kumain kayo, gawin niyo ang lahat ng naisin ninyo, ngunit huwag kayong lumapit sa punong ipinagbabawal. Simple na kautosan. Ngunit sa kadahilanan na ang tao ay natatangay sa mga bulong-bulungan, ito po ang nangyayari, no? Sina Adan at Eva ay bumagsak sa pagsubok ng ating tagapaglikha. At ang kanilang pagbagsak sa pagsubok na yon, yun ay kasalanan nila, hindi po kasalanan ng buong sangkatauhan. Dahil ang kasalanan ni Adan at ni Eva, ito ay kasalanan lamang po nila na yun ay hiningi nila ng kapatawaran nung sila ay pinarusahan at ibinaba sa daigdig. Ito ang kailangan po nating panghawakan, no? Huwag basta-basta tayo naniniwala sa mga matatamis na mga pananalita ng ating kapwa, no? Dahilan na sila ay talagang magagaling, matatamis ang kanilang mga dila sa pagsasalita ng mga bagay-bagay na walang basihan upang kumita lamang ng halaga na maari po nilang ikayayaman. Okay? Alam po natin yun. Ngunit ito po ang katotohanan. Sa Islam, hindi masama ang magsusumikap ka sa iyong buhay. Pero kailangan mong gawin ang mga bagay na tama. Okay? Dahil sa katuruan ng Islam, sa araw ng paghuhukom, parang ikaw ay katulad ng isang tao na galing sa ibang bansa na dala-dala ay napakaraming pasalubong. Okay? At pagdating mo ng custom, ikaw ang pinakamatagal na makalabas dahil sisiyasatin ang lahat ng iyong mga dala-dalahan. Ganon din po sa araw ng paghuhukom. Ikaw ay isang mayaman, ganon din ang mga katanungan. Saan nanggaling ang iyong kayamanan? Saan nanggaling ang mga bagay na ikinayayaman mo? At saan mo ito ginagasta? At ano ang ginagawa mo sa iyong kayamanan? Kung ikaw naman ay mahirap, lahat din na may katanungan pero kakaunti lang. Okay? Ang katanungan lamang sa isang mahirap, ano ang ginawa mo sa mundong ito? Dahil sa mahirap ka, ang sabi mo lamang, kain tulog, gawa ng konti para hindi magutom, ganun lang. Diba? So, konti lang ang mga katanungan. At ito po ang ating dagdag na kaalaman. Mayaman ka man o mahirap ka man, kapag ikaw ay namatay, pupunta ka lamang sa iyong hukay. Hindi po katotohanan na ang mga namatay ay mayroon ng silang lugar sa paraiso. Marami po sa ating mga katauhan na mayayaman, sikat na mga tao, na kapag tinanong mo nasaan na sila ngayon, nasa paraiso na sila ay masayang masaya. Yan po ay maling paniniwala. Sa kadahilanan na sa katuruan ng Islam, lahat tayo ay nilikha ng ating tagapaglikha at lahat ng may buhay ay makakaranas ng kamatayan. Lahat tayo ay mamamatay. At ang ating kakasamahin lamang sa ating hukay ay ang ating mga gawa. Mabuti at masama. So nangangahulugan, maging iyo man ang buong sandaigdigan, ikaw man ang pinakamay-ari nito, ngunit nawala sa iyo ang iyong kabutihan, kagandahang loob,
pagmamalasakit sa iyong kapwa, pagmamahal sa iyong kapwa, at ang pagpapahalaga ng iyong sarili, ito ay pananagutan mo sa araw ng paghuhukom. So, nangangahulugan, hindi rin katotohanan na mayroong namatay sa cross upang ikaw ay ililigtas. Hindi po totoo yan. Sa kadahilanan, sa simple na kadahilanan, ang ating tagapaglikha ay lumikha ng mga anghel. At ang mga anghel, sila ay nilikha na walang free will. Sila ay susunod lamang kung ano ang ipinag-uutos ng ating tagapaglikha. Lahat po tayo naniniwala na may mga anghel. At ang trabaho, gawain ng mga anghel ay napakarami. Okay? Ngunit isa sa kanilang mga gawain ay ang pagsagawa o paglilista ng gawa ng tao habang ang tao na yan ay nabubuhay sa mundong ito. Ibig sabihin na ang bawat tao ay mayroong dalawang anghel na nagsusulat ng kanyang mga gawain. Kaliwang anghel nagsusulat ng kasamaan, ang kanan na anghel ang nagsusulat ng kabutihan. Nangangahulugan na sa araw ng paghuhukom, ito ang ibibigay lamang ng ating tagapaglikha sa pagharap natin sa Kanya. Ito ang iyong aklat ng iyong gawa. Ibig sabihin, hindi ito kailangan ng tagapaglikha. Sa kadahilanan, alam niya ang lahat. Ngunit ikaw na tao, ikaw ang ayaw tanggapin ang mga bagay na ito ang iyong kakaharapin. Ngunit sa kadahilanan na ito ay iyong aklat ng iyong gawa, ano pa ang magagawa mo kung hindi tatanggapin mo ang iyong aklat ng iyong gawa na kung marami mabigat ang iyong kasamaan, tutungo ka sa impyernong lumalagablab na apoy at ito ang iyong kaparusahan magpakailanman. Okay? So ito yung forever. Kaya kung ang iyong aklat naman ay maganda, talagang maraming kabutihan, ikaw ay tutungo sa forever na walang hanggang kasiyahan. Ito ang pangako ng ating tagapaglikha. Simple ang kanyang mga batas, hindi komplikado. Ibig sabihin, sumunod, sumuko at tumatalima sa iyang kanyang kautosan, maliligtas ka. Sundin mo ang mga katuruan ng lahat ng mga propeta, maliligtas ka. So nangangahulugan mga kaibigan, mga kababayan, alamin natin ang kriteriya ng tamang relihiyon. Ilang libo ang relihiyon ng sangkatauhan sa buong sanlibutan. Iba-iba ang ating paniniwala. Ngunit iisa lamang ang mensahe ng ating tagapaglikha. Siya lamang ang ating tagapaglikha. Siya at wala nang iba. So nangangahulugan mga kaibigan, mga kababayan, kailangan po na matutunan natin ang mga katuruan. Ano ang Islam? Sino ang mga Muslim? Sino ang Allah? Itong lahat ng ito ay pinakilala ko na po sa inyo, itinuturo ko na po sa inyo, kaya po ito ang masasabi ko lamang. No? Kailangan po ang mensaheng ito ay intended talaga para sa iyo. Dahil mahal ko po kayo. Mahal ko ang aking sarili, mahal ko rin po kayo. Ibig po na kayo ay makakasama sa napakagandang lugar, ang paraiso ng ating tagapaglikha, insha Allah, no? Sana po ipahintulot ng ating tagapaglikha. So mga kaibigan, mga kababayan, huwag po natin kakalimutan ang mga bagay-bagay na ito, no? Sa Islam po,
mayroon tayong tinatawag na limang haligi, ang binanggit ko na kanina. At ang unang haligi, ito po yung panunumpa. Kapag tinanggap mo na ang mga katuruan na ang Allah, na siya lamang ang ating tagapaglikha, siya lamang ang dapat sambahin at wala ng iba, ang lahat ng kanyang mga nilikha ay siya ang lumikha, tayong lahat na kanyang nilikha nangangailangan sa Allah, tayo ay hindi kailangan ng Allah. Okay? So nangangahulugan kapag ito'y tinanggap natin, kailangan po nating manumpa. Wala pong binyagan sa Islam. Manunumpa ka lamang na walang ibang Diyos na dapat sasambahin maliban sa Kanya. At manunumpa ka o sumaksi ka na ang propita Muhammad ang huling sugo propita ng Allah. At ikaw ay sumasaksi na ang propita Jesus, anak ni Birhing Maria, ay propita mensahero ng Allah. So nangangahulugan ito ang unang haligi ng Islam. At sa unang haligi ng Islam, ito po ang iyong pagpasok sa relihiyong Islam. Ibig sabihin, babanggitin mo lamang ito na may katapatan sa iyong puso at isip. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah wa ashhadu anna Isa Abdullahi wa Rasulu. Ibig sabihin po na kapag ito'y binanggit natin sa ating mga sarili na may sinsiridad, ikaw ay isa ng ganap na Muslim. So, dahil sa pinasok mo na, tinanggap mo na ang unang haligi ng Islam, kailangan po ang pangalawang haligi ng Islam. Ito po ang pagdarasal. Okay? So, makita po natin na dahan-dahan, unti-unti nating pag-aaralan ang Islam, tinanggap po natin, at dito ngayon ay sisikapin natin na isagawa ang ating obligasyon sa ating tagapaglikha. Ang isang pananampalataya na walang gawa ay parang katulad lamang ng isang patay na katawan, walang halaga, walang silbi. So, kailangan po talaga, dahil tayo ay tinanggap natin ang katuruan ng ating tagapaglikha na siya lamang at wala ng iba, kailangan po nating gampanan ang ating obligasyon. At ito po ang pagdarasal ng limang beses sa maghapon. Okay? So, kung minsan sinasabi po ng mga tao, kahirap talaga sa Islam dahil limang beses kang magdarasal. Mga kaibigan, mga kababayan, ang limang dasal, obligado ito. Ngunit kapag iyong isinagawa bilang isa kang Muslim, ibig sabihin, sumunod, sumuko at tumalima ka sa kautosan ng tagapaglikha, hindi mo po madaramdaman ang paghihirap sa pagsagawa nito, bagkus ito ang magbibigay sa iyo ng kalakasan upang iyong magampanan, dahil ito lamang ang paraan kung paano mo nakakausap ang iyong tagapaglikha. Mga kaibigan, mga kababayan, tingnan po ninyo. Ang pagdarasal na obligado sa Islam ay nasa Arabic ito. So nangangahulugan, kung ano ang nakasulat sa banal na Quran, yan po ang ipinagdarasal ng mga Muslim. Allah mismo ang nagsasabi niyan, hindi kung sino-sino pa man. Okay? So nangangahulugan sa obligadong dasal, yan ang loob ng banal na Quran. Mayroon tayong mga supplication o mga dasal na kailangan nating makausap sa ating mga sarili, ang ating tagapaglikha. Ano man ang inyong lingwahe, ano man ang inyong naisip sabihin, ay yon po ay nagagawa natin sa mga dasal natin na sa purgatory, mga dasal na pagdudua o mga supplication na sinasabi natin. Okay? Ano mang oras, pwede kang tumawag sa iyong tagapaglikha. Okay? So nangangahulugan na sa Islam mayroon pong paghahanda bago ang pagdarasal.
So, kailangan mo talaga alamin yung tinatawag po na tahara. Dahil po sa tahara, ito ang magbibigay sa iyo ng physical na kalinisan, no? Kaya ang katawan ng isang Muslim ay dalawa, no? Spiritual na katawan at ang physical na katawan. So ang physical natin na katawan, pinakakain po natin ng almusal, pananghalian, snack sa umaga, snack sa hapon at ang hapunan sa gabi, no? So ito yung mga bagay na kailangan nating unawain para magiging equal ang ating spiritual at ang ating tinatawag na spiritual at physical na katawan. Ang physical, kumakain ng almusal, pananghalian, hapunan at mga snacks, no? Sa umaga at saka sa hapon. Lima. Kung minsan nga, sobra pa sa lima eh. Ngayon, ang ating spiritual na katawan ay pinakakain po natin ng Salatul Fajar sa madaling araw, sa bukang liwayway, at sa tanghali, ito ang Salatul Duhur, at sa bandang hapon, ang Salatul Azer, at sa bandang takipsilim, ang Maghrib, at sa bandang gabi, ito na po ang tinatawag natin na Isha Prayer. Okay? So ito po ay mga bagay na napakahalaga talaga na pag-aralan sa kadahilanan na marami po ang mga kondisyon dito. Na katulad halimbawa, hindi ka pwedeng magsala kung hindi ka nagkaroon ng kalinisan, tahara. So ibig sabihin, bago ka magsala, kung mayroon kang minor impurities, ay kailangan mong mag-wudu, maghuhugas ka ng iyong mga kamay, ng iyong bibig, ng iyong ilong, ng iyong mukha, at ng iyong siko, at ng iyong ulo, tainga, at ang iyong mga paa. So, kailangan talaga na pag-aralan natin ang mga gawain sa ating pagsagawa ng ating tungkulin para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakita po ninyo sa katuruan ng Islam, kung halimbawa walang tubig, pwede kang gumamit ng mga alikabok, no? Kaya sinabi ng Allah, ginawa niyang malawak at malaki ang daigdig upang saan ka man naroroon ay pwede kang magdasal. Sikapin mo lamang na ang iyong pinagdadasalan ay malinis. Okay? So sa iyong pagdarasal, ito ang kailangan natin, ang tahara. No? Kung may tubig, wudu. Kung walang tubig, ibig sabihin, nandun ka sa lugar na tulad halimbawa sa lugar ng Saudi Arabia o sa mga Middle East country na sa disyerto, ay talagang kailangan mo talaga na magtipid ng tubig. Kung ikaw pumunta doon at may baon kang tubig, hindi mo kailangan na gamitin ito sa paglilinis. Bagkus pwede kang gumawa ng paglilinis mo sa pamamagitan ng alikabok. Okay? Iyon po ang tinatawag na atayamum. At ito po ay magagawa natin kung tayo rin po ay may sakit at sinabi ng ating medical doctor na ang paggamit ng tubig ay nakakasama sa ating katawan. Okay? Ibig sabihin, dahil may sakit tayo at bawal, sinabi ng doktor mo na bawal ang tubig, kaya gumawa ka na lamang ng atayamum. Okay? At sa mga may asawa na sumiping sa kanilang asawa, hindi sila dapat na matulog hanggang sa madamag kung hindi after 2 hours ng kanilang ginagawang sexual action o pagsiping, ay kailangan after 2 hours na sila ay magsagawa ng kumpletong paliligo. Ito ang tinatawag na gusol. Okay? So, talagang makikita po natin na sa Islam, mayroong pong pamamaraan kung paano po natin haharapin ang ating tagapaglikha. So, talagang very unique po talaga ang Islam. So, kailangan po na talagang aralin natin. Kaya po ako'y nananawagan sa sino man na nagbalik Islam o tumanggap ng Islam, ay kailangan po ninyong aralin ang Islam sa kadahilanan
na kapag ito ay tinanggap ninyo sa pamamagitan ng pagsasyahada o panunumpa at hindi nyo isinagawa ang pagdarasal, sayang lamang po ang inyong panunumpa. Kailangan po na ito ay isagawa natin ang ating obligasyon para sa Allah. Okay? So, halika, halina kayo para kayo ay maliligtas. Halina kayo para tayo ay magkakasama. Okay? Ako po ay talagang nakaready, nakahanda na kayo po ay tulungan sa abot ng aking magagawa. Okay? So mga kaibigan, mga kababayan, ito ang unang haligi, ang panunumpa, ang pangalawa ay ang pagdarasal. Ito ang mga pag-aaral na kailangan po natin talagampanan. Sa kadahilanan ng iyong wudu, oh, kapag kayo ay nautot, naihi at nagdumi, batal na po. Ibig sabihin, naging invalid na po ang inyong wudu, ang inyong paglilinis. So, nangangahulugan na you have to repeat. Uulitin mo ang iyong pagwudu kapag ikaw ay nakapag-ihi, nakapagdumi, nakapagutot. Okay, that is number one that invalidates wudu. So, talagang ang Islam po ay talagang masasabi po nating the best, no? Dahilan sa mga paghahanda bago ka humarap sa iyong tagapaglikha. At ito po ay napakadali lamang sa gawa. Okay? Kailangan lamang na talagang malinis ang ating mga katawan, no? Katulad halimbawa, after na ikaw ay nanumpa, you have to shave your armpit, no? Kailangan linisin mo ang iyong kilikili at ang iyong private parts, no? Kailangan yan laging malinis. So, you have to shave it. So, nangangahulugan talaga na ang iyong katawan ay kailangan mong ingatan, no? At sa paglilinis mo, kailangan mong gamitin ang iyong kaliwang kamay, especially with the private parts. Ang ating private parts ay dalawa, ang harap at ang likuran. So, nangangahulugan mga kaibigan, mga kababayan, sa Islam, hindi lamang na kailangan mong sundin ang isang obligadong kautusan, bagkus kailangan mong gampanan ng maayos, ng mabuti, na ikalulugod ng iyong tagapaglikha ang bawat gawain mo sa Islam. Lahat ng gawain mo ay parang isang ibada, isang pagsamba. Okay? So, nangangahulugan na kakaiba po talaga ang Islam. Okay? Marami pa po tayong dapat na alamin. At ang pang-apat po na ang pangatlo na haligi ng Islam, ito po yung tinatawag natin na pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Obligado po ito. At itong pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay hindi po ito bagong batas. Dahil sa una po ay ginawa din po ito ni na Propeta Moses at Propeta Jesus. Sila po ay nag-ayuno ng 40 days and 40 nights. Ngunit itong pag-aayuno ni Propeta Jesus at ni Propeta Moses ay hindi po ito kakayanin ng isang tao. Kaya sa kapanahunan ng Propeta Muhammad, mapasakanya nawa ang kapayapaan ng Allah, ay kanya itong ibinahagi sa atin ang isang pag-aayuno na kakayanin natin sa ating mga sarili. Okay? So, nangangahulugan, kapag ikaw ay nag-ayuno, kailangan mong alamin ang mga oras kung kailan ka magsisimula. No? Halimbawa, ngayong araw ng Huwebes, ang adan ng Fajar ay 4:10. No? Alas 4:10. Kailangan na bantayan mo ang adan ng Fajar, na pagsinigaw na ng muadin ang nagtatawag ng pagdarasal sa isang masjid at narinig mo na ang Allahu Akbar, Allahu Akbar, ibig sabihin automatic na nagsimula ang iyong pag-aayuno. Okay? So may sistema po talaga sa Islam. Hindi basta-basta. Kailangan talaga mag-i-enjoy ka kung paano mo gagampanan ang iyong obligasyon, no? Sa Islam po, ito ay paligsahan ng paggawa ng kabutihan.
kung sino ang mas maraming mabuti, siya po ay nasa mataas na level ng paraiso. So, nangangahulugan na nasa paligsahan po tayo ng ating pagsagawa, ng ating mga mabubuting gawa. At maliban pa dyan, mga kaibigan, mga kababayan, sa araw ng paghukom, wala pong pira na pambayad doon sa ating mga pagkakasala o pagkakautang. Ang pambayad lamang doon ay ang ating mabubuting gawa. So nangangahulugan, kailangan talaga na maparami tayo ng ating mabuting gawa sa kadahilanan na dito sa daigdig kung saan tayo namumuhay ay marami po tayong pagkakautang o pagkakasala sa ating kapwa. So nangangahulugan, sa araw ng paghukom doon tayo magbabayaran, sisingilin kung ano man ang dapat singilin. So nangangahulugan, mga kaibigan, mga kababayan, napakaganda ng katuruan ng Islam dahil itinuturo sa atin ang ating mga gawain kung paano tayo maliligtas sa araw ng paghukom. Ito yung sinasabing pagpapaalipin sa ating tagapaglikha. So paano tayo magiging alipin ng ating tagapaglikha kung hindi tayo nag-aral, hindi natin inaalam kung ano ang dapat gawin? Okay? So kailangan, mga kaibigan, mga kababayan, huwag kayong mag-aksaya ng inyong panahon. Aralin nyo kaagad kung ano ang Islam, sino ang mga Muslim, sino ang Allah na tinatawag ng mga Muslim, sino ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwag niyong gayahin yung ibang mga tao kung ano-anong pinagsasabi nila sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi nila po batid ang katauhan ng isang propeta. Kaya sana po tigilan niyo po yung mga bagay-bagay na hindi karapat-dapat na sabihin ninyo kung ano ang Islam, sino ang Allah, sino ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? So, alam na po natin ngayon ang pangatlong haligi ng Islam. Ito po ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ang pang-apat po, ito po yung pagbibigay ng kawanggawa. It is an obligatory charity, obligadong pagbibigay kung ikaw ay mayroon. Now, ibig sabihin, sa Islam, hindi po talaga pahirapan, no? Kung halimbawa, ikaw ay mayroon. At ito ang kahalagahan ng kapanahunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang tinatawag na 85 grams of gold. So nangangahulugan, kung ang 85 grams of gold ngayon ay pagbili natin sa ating palengke, ito ay nagkakahalaga ng 170,000 more or less. Okay? So ibig sabihin, mga kaibigan, mga kababayan, sa Islam, kung mayroon ka nitong halagang ito, obligado kang magbigay ng 2.5%. At itong halagang ito ay nagmula sa iyong inipon, hindi po nagmula sa iyong kita. Mula sa inyong inipon, doon po kayo magbigay ng 2.5%. Kung itong naipon ninyo na 170,000 sa loob ng isang taon ay hindi ito ninyo nagagamit at ito ay nakatago lamang, ibig sabihin, obligado kayong magbigay ng 2.5% para linisin ang inyong kayamanan. Okay? So, yan po. Simple lang. Panglima po na haligi ng Islam, ito po ay gawain ng mga Muslim once in their lifetime, minsan sa tanang buhay ng isang Muslim, kung siya ay may kakayahan. Bilang sa isang lalaki, kapag siya po ay sapat ang kanyang katalinuhan, ang iyang isip, okay, maganda ang kanyang pangangatawan, at mayroon po siyang halaga na gagastusin sa paglalakbay papuntang Makka, at kung may pamilya man siya, kailangan din po na may halaga po siyang maiwan sa kanyang pamilya habang siya ay wala. So, ibig sabihin, may mga kondisyon kung paano mo gagampanan ang iyong paglalakbay na ayon sa batas ng ating tagapaglikha.
sa mga kababaihan naman na may kakayahan, kung kayo ay mayroong tinatawag na guardian, wali. So, ibig sabihin, pwede kayong pumunta sa Makkah for Hajj dahil mayroong kayong guardian. At ang inyong guardian ay ang matatawag ninyong kapatid sa dugo, ang inyong tatay at ang inyong magiging anak. Okay? Ito lamang ang tinatawag natin na maging guardian ng isang babae kung siya ay tutungo sa kanyang paghahad sa Saudi Arabia, sa Makkah. Okay? So, nangangahulugan mga kaibigan, mga kababayan, ito ang mensahe ko para sa inyo. Mensahe ng kaligtasan na kailangan po ninyong sikapin na matutunan po ito. Mga kaibigan, mga kababayan, sa ating paglalakbay papuntang Makkah, ito po ang pag-alaala natin sa pag-alay ng Propeta Abraham sa kanyang kaisa-isang anak na si Propeta Ismail. At ito po ang kailangan po nating baguhin sa ating pananampalataya. Hindi po ang Propeta Isaac ang kanyang inialay, bagkus ito po ay si Propeta Ismail, dahil ang Propeta Ismail ay ang kaisa-isa niyang anak at panganay niya na anak. Ang Propeta Isaac ay pangalawang anak niya sa unang asawa. Ang Propeta Ismail ay ang panganay at unang anak sa pangalawa naman niyang asawa na si Hagar, si Hadja. Kaya kasaysayan po ang magpapatunay po nito. Kaya ako po ay nananawagan sa inyo. Marami na pong aral na ibinahagi ko po sa inyo at ito ay paulit-ulit ko pong sasabihin upang sa ganon ang ating pag-uusap palagi tungkol sa kaligtasan ng ating kaluluwa sa araw ng paghukom ay hindi po masasayang. Ang aking mensahe para sa inyo. Kaya ako po ay labis na nagpapasalamat sa ating tagapaglikha na tayo ay pinagkalooban ulit ng pagkakataon na tayo ay magkasama-sama sa hapong ito. Kaya maraming salamat po mga kaibigan, mga kababayan. Naway huwag po niyong pagsawaan ang ating pag-aaral at paki-share po ito, ha? Paki-subscribe, bahagi po ninyo sa iba para marami pa po ang makakarinig, makakapag-aral sa ating mga pinag-aaralan. Maraming salamat po mga kaibigan, mga kababayan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tama ba isang oras? Tamang isang oras.